Sa videong ito ay tatalakayin ang maikling talambuhay ng nag-iisang Queen of Philippine Movies na si Susan Roses. Siya ay ipinanganak bilang Jesusa Purificacion Levy Sonora sa Bacolod Negros Occidental noong 28 ng Hulyo taong 1941. Ang kanyang mga magulang ay sina Jesus Tunggoy Sonora at Purificacion Levy. Ang kanyang mga kapatid na sina Rosemary Sonora at si Teresita Sonora ay dati ring mga artista sa pelikula. Natapos ni Susan Roses ang kanyang pag-aaral ng high school sa La Consolacion College, LCC, sa Bacolod noong 1956. Si Susan Roses ay nagsimula sa kanyang karera bilang artista noong bata pa siya, nakasama siya sa 1952 film na Mga Bituin ng Kinabukasan sa edad na 11. Noong 1956, pumunta si Susan Roses sa opisina ng Sampaguita Pictures sa Quezon City upang makilala ang kanyang idolo na si Gloria Romero. Si Jose Perez, tagapagtatag at pinuno ng studio ng pelikula, ay nag-alok kay Susan Roses ng isang kontrata on the spot na nagbigay sa kanyang unang pagbida sa boksinggera. Si Susan Roses ay lumabas din sa ilang pelikula na pinagbidahan niya tulad ng Ang Daigdig Ko'y Ikaw 1965, Gumising Ka Maruha 1971, Patayin Mo sa Sindik Si Barbara 1974, Maligno 1977 at Mano Po Dos My Home 2003. Ikinasal si Susan Roses kay Fernando Poe Jr. noong 25 ng Disyembre taong 1968 sa St. Joseph Parish Shrine sa Green Hills, San Juan. Nagkaroon sila na anak na inampon at siya ay si Grace Poe na isang politiko. Si Susan Roses ay kilala bilang Queen of Philippine Movies at nagkaroon ng isang magandang karera sa loob ng mahigit 70 taon. Lumabas siya sa higit sa 130 na mga pelikula at palabas sa telebisyon sa buong karera niya. Ilan sa mga palabas na di malilimutan sa kanyang mga tagahanga ay, Boksingera daw 1956 ay ang kauna-unahang pelikulang pinagbidahan niya sa Sampaguita Pictures at kasama niya si Dolphy at Panchito. Daigdig Ko'y Ikaw 1965, romantic comedy film na kasama niya si FPJ The King. Mahal Kinagabi Ka Na Naman 1979, na itinuturing na klasikong pelikula na pinagbidahan ng King at Queen. Tanging Ikaw 1968, isang romantic drama film ng pag-ibig at sakripisyo. Ang kanyang huling paglabas sa telebisyon ay sa FPJ Ang Probinsyano 2015 hanggang 2022, isang adaptasyon sa orihinal na ginawa ni FPJ The King, na naging pinakamatagal na TV drama series sa Pilipinas. Siya ay naging isang tagapagtaguyod para sa kanyang asawa na tumakbo bilang presidente noong 2004 Philippine presidential election at kalaunan ay namatay sa stroke noong December 2004. Nanalo siya ng 5 FAMAS Awards, kabilang ang 2 Best Actress wins. Pinarangalan siya ng Luna Awards ng Lifetime Achievement Award para sa kanyang matagal ng karera at kontribusyon sa Philippine cinema. Noong 2005, si Roses ay isa sa mga unang inductee sa Eastwood City Walk of Fame. Ilang buwan bago ang kanyang kamatayan noong 2022, si Roses ay pinarangalan ng The Philippine Post Office ng isang selyong pang-alaala. Namatay si Susan Roses noong 20 Mayo taong 2022 sa edad na 80 dahil sa cardiopulmonary arrest. Isang araw bago ito, isinugod siya sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan, Metro Manila dahil sa pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga. Siya ay inilibing noong 26 Mayo taong 2022 sa tabi ng kanyang yumaong asawa sa Manila North Cemetery. Ang Philippine entertainment industry ay nawalan ng isa pang movie legend.